mas maiging alam mo ang mga bagay na ito para may peace of mind ka naman. Kapag may maling nagawa sa nakaraan, humingi ng tawad, oo naman, kung alam mo naman na nakagawa ka ng mali o nakasakit ka. Humingi ng tawad, baka sabihin mong, para yun lang. Sa totoo lang, hindi mo naman talaga alam ang effect o gaano kasakit sa isang tao ang nagawa nating mali. Dahil, katawan nila yun, baka sorry mo na lang ang inaantay niya para makamove on na din siya sa buhay. Huwag nang isipin ang iniisip ng iba sa'yo. Sorry ha, pero ilang beses ko na ding nabanggit ito sa mga posts ko, pero feeling ko kailangan ulitin. Tama na yung iniisip mo ang iniisip nila. Hindi mo tuloy magawa ang mga bagay na dapat gawin kasi nga, iniisip mo ang iniisip nila o ang masasabi nila. Sa edad mong yan, alam mo na siguro na wala namang talagang maitutulong yan. Ang lahat naman ay nagagamot ng panahon. Walang rason o walang dahilan para kumapit pa sa mga nakaraan. Pampabigat pa yan sa araw-araw. Pampabigat pa yan sa buhay. Tama na yung kwento ka ng kwento sa mga failures mo sa buhay. Umpisahan nang i-highlight ang mga lessons na natutunan mo. Stop comparing. Ito pang isang sakit natin kapag may nakikita tayong something sa kapwa natin. May parang inggit kang nararamdaman. Isa pa yung walang nagagawa sa buhay, na dulot lang ay bigat sa buhay. Kung matututunan mo ang maging masaya sa naabot ng iba, magugulat ka sa effect nito sa'yo. Tama na ang pagiging OA sa problema. Stop overthinking. Ito pa isa, kakadating pa lang ng problema, palalalain mo na sa isip mo. Baka ganito, baka ganyan, puro baka, na ang bigay lang sa'yo ay puro takot at stress. Magpakatalino sa bawat pangyayari ng buhay. Walang may hawak ng kaligayahan mo kundi ikaw at ang Diyos. Again, ikaw at ang Diyos at walang ibang tao. Happiness naman ay desisyon. Desisyon na personal. You can never go wrong with God. Alam ng Diyos ang makakapagpaligaya sa atin. Kilala niya tayo mula nang ipinanganak tayo. Learn to smile. Matutunan mo sana ang umiti. Lagi. Oo, mahirap naman talaga ang buhay. Pero sa Diyos kumapit para makita mo ang pag-asa. Para makita mo ang tutulong sa'yo. Kung Diyos ang may hawak ng sagot sa problema mo, may mali pa ba? Wala na. Kung magbigay naman siya ng solusyon, hindi na yan manganganak pa ng bagong problema. Layuan na ang mga taong nagpapasama ng araw mo. Masyado ka na matanda para sa mga problemang bigay nila. Matutong mabuhay ng masaya. Yung ikaw naman, matagal-tagal mo na silang pinagbibigyan, matagal-tagal mo na silang pinababayaan na saktan ka. It's time to put a stop. Sabi nga sa John 14:27, "Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid."